Magandang gabi. Kaya magandang gabi po. Yeah, good evening, brothers, sisters. Yes. Tonight is the very wonderful and beautiful day. Kaya ngayong gabi po, yung pinaka napakaganda at napakahalagang araw. Because you are so beautiful. Dahil napakaganda ni... That's why tonight is so beautiful night. Kaya nga ngayon ay talagang napakagandang gabi. First of all, it is honored to be here, have a fellowship with young adult brothers, sisters, with the Word of God today. Kaya una po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos dahil pinagkalooban niya po yung salita ng Diyos at maka-fellowship yung mga brothers and sisters ngayong gabi. Yes, I want to introduce myself first. Kaya My name is Park Jong Won. Kaya una po, ipapakilala ko po yung aking sarili. Ako po si Pastor Park Jong Won. Yes, you know well, Philippine Life World Mission, we have a lot of the Pastor Park, right? So just remember, my name is Pastor Park Jong Won. Kaya gaya po ng pagkaalam ninyo, sa Philippine Life World Mission, napakarami pong Park. Kaya tandaan niyo po yung Jong Won Park. Yeah. Anyway, nice to meet you everybody tonight. Kaya masaya po ako na makita ko po kayong lahat ngayong gabi. In this Young Adult Retreat 2022, we study two great persons in the Bible, Joshua and Caleb. Kaya sa Young Adult Retreat sa taong 2022, pag-aaralan po natin yung dalawang dakilang tao, si Josue at si Caleb. Yeah, at the first time, let's think about the first how God works through the man of the faith named Caleb. Kaya una po sa lahat, pag-aaralan po natin kung paano ang Diyos ay kumilos sa tao ng pananampalataya na si Caleb. Yeah, so I hope everybody when you study Caleb and Joshua, I hope everybody young adult will be your spiritual will be grow up. Kaya umaasa po ako na lahat ng mga kabataan na pag-aaralan yung Josue at Caleb ay magkaroon ng espiritual na kalakasan. Okay, people start, let's pray together. Kaya bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious Heavenly Father God who love us, thank you so much for saving us through your precious blood. Kaya banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na sa amin po ay nagmamahal, maraming salamat po sa kaligtasan sa pamamagitan ng mahalagang mong dugo. Lord, while we are joining the Young Adult Retreat, please let us grow up our faith through the Word of God. Kaya habang dumadalo po kami dito sa Young Adult Retreat, pakiusap, Panginoon, ipagkaloob niyo po yung paglago ng aming espiritual sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Lord, especially thank you for giving us good opportunity to learn the topic Joshua and Caleb. Kaya lalong-lalo na po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon upang pag-aralan yung paksa patungkol kay Josue at kay Caleb. And the Lord, thank you for saving us when you are so young. At Panginoon, maraming salamat po dahil iniligtas niyo po kami habang kami ay nasa kabataan pa. The Lord, please let us know how great your love and your grace are for us. At nawa, Panginoon, mas lalo naming maunawaan kung gaano kalaki yung dakilang biyaya at pag-ibig ninyo sa amin. And the Lord, please give us your great passion and your love as we grow our faith in this youthful life. Kaya nawa, Panginoon, ipakita niyo po sa amin yung biyaya, pag-ibig ninyo at aming pananampalataya habang lumalago po kami sa aming buhay kabataan. And the Lord, please help us to use our faith, the love, and the passion to save lost around us. At nawa, Panginoon, gamitin nawa namin yung aming pag-ibig, yung aming pananampalataya, at yung aming pagnanais na maligtas po yung ligaw na kaluluwa. And the Lord, please help us not to fall down to lustful desire and the temptation of the world. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi mahulog sa mahalay na pagnanasa at sa kasalanan ng sanlibutan. And the Lord, please keep us, let us keep us, keep our faith and the live for the Lord until the moment we meet the second of Jesus coming. At nawa, Panginoon, maingatan po nawa namin yung aming pananampalataya hanggang sa ikalawang pagdating ni Yeso Cristo. The Lord, please give us your power of the Holy Spirit to make those who attend Young Adult Retreat today, tomorrow, to be great faithful person. At nawa, Panginoon, ipahayag niyo po sa amin yung napakalaking biyaya ninyo upang maging dakilang tao, maging tapat, na brothers and sisters, gabayan niyo po kami ngayon magpasa hanggang bukas. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. As we announced today's topic, man of faith, Caleb. Kaya gaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, pag-aaralan natin yung patungkol sa kwento ni Caleb. Okay, let's look at the first main verse.
Numbers chapter 14 verse 24. Kaya una pong talata sa mga bilang kapitulo 14 bersikulo 24. It's not enough time to sharing all everything. So I prepared some verse in the screen. So let's look at all everybody's screen. Dahil hindi po sapat, mahaba yung ating oras, naghanda po ako ng ilang mga talata. Tingnan na lang po natin sa screen. Yeah, so this verse is today's first verse. So let's read all together. Basahin po nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Yeah. What is the strength of the young adult brothers sisters? Kaya ano ba yung mga kalakasan ng mga kabataang young adult na brothers and sisters? So we must know that we live the great grace of God. Kaya dapat nating malaman na tayo ay nabubuhay sa napakalaking biyaya ng Diyos. Particularly young adult who are present here must have received great grace. Particular po sa mga young adult na brothers and sisters na narito po ngayon na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Because when I meet some elderly brother sisters, Lola, Lolo, the brother sisters, I open to hear something. Kaya dahil kapag kadalasan kapag nakakausap ko yung mga lolo, yung mga lola, yung mga matatanda, kadalasan ganito po yung naririnig ko sa kanila. They said, if I've been saved early, so I could have done more and then greater things for the Lord. Sinasabi nila na kung naligtas lamang ako nung bata pa lamang ako, malaki at marami pa sana akong magagawa para sa Panginoon. Yes, also Lola, Lola brothers, sisters, they said, when I was looking for the young other, they gave us so much strength. So that's why I very envy young adults. Kaya nga yung mga lolo, yung mga lola, yung mga matatanda, naiinggit sila sa mga young adult na brothers and sisters na malalakas pa. Yes. You are so many, you have a merit, you have a youth, and you have a healthy body, you have a healthy mind. Opo, napakahalaga ng mga bagay na meron sa inyo na batang-bata pa kayo, malalakas, at meron kayong malusog na pangangatawan at malusog na kaisipan. So you should remember, you are so precious people, God. Kaya dapat niyong maunawaan na kayo po ay mahalaga sa harapan ng Diyos. So therefore, you should always be thankful you were saved when you are so young. Kaya dapat na lamang na magpasalamat ka dahil naligtas ka habang ikaw ay nasa kabataan pa. Yeah. Our young adult brother sister who are living in the best time God have given us, also you need to be here. You need to be decided to soldier of Christ. Kaya yung mga young adult na brothers and sisters na nabubuhay sa napakagandang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, kailangan yung magpasya na maging kawal ni Kristo sa panahon natin ngayon. Yeah, that's why I think today topic of this young adult retreat is Joshua and Caleb. Kaya nga sa tingin ko, yung naging paksa natin dito sa young adult retreat ay yung patungkol kay Josue at kay Caleb. So like Joshua and Caleb in ancient time, let us be Joshua and Caleb in this age. Kaya gaya ni Josue at Caleb noong unang panahon, halina't maging Josue at Caleb sa panahon natin ngayon. Yeah. First, who is the Caleb? Kaya una po sa lahat, sino ba si Caleb? Yeah. Do you know where about all about Caleb? Kaya kilala niyo na ba si Caleb? Sino ba si Caleb? When Israelites left Egypt, more than 600,000 Jewish, they escaped from Egypt. Kaya nang ang mga Israelita ay nakalabas doon sa Ehipto kung saan 600,000 mga Hudyo yung nakalabas doon o yung nakatakas. But during the 40 years wandering in the wilderness, all those who over age of the 20, they die in the wilderness. Kaya sa loob ng 40 taon na pagalagala nila doon sa ilang, yung mga may edad, 20 taon, hindi sila nakaabot, 20 taon mahigit, hindi sila nakapasok sa lupain ng Kanaan. But only two survived. Ngunit dalawang tao lamang yung nakalabas, yung nakatakas. Yeah, those were Joshua and Caleb. Ito po si Josue at si Caleb. So Joshua and Caleb, they have a strong faith and they were highly complimented by God. Kaya si Josue at si Caleb, sila po ay merong matibay, malakas na pananampalataya at talagang kinalugdan, nalugod sa kanila yung Diyos. So Caleb, he shown us strong faith in his life, in the wilderness. Kaya pinapakita lamang sa atin ni Josue at Caleb yung malakas na pananampalataya. Yeah, when Moses sent 12 spies to check up the land of Canaan,
the Joshua and Caleb show the strong faith among the 12 spies. Kaya nang si Moses ay nagsugo ng 12 espiya para saliksikin yung lupain ng Kanaan, tanging si Josue at Caleb lamang yung nagpakita ng pananampalataya. Do you know the what's the 10 spies said when they came to the spy? Kaya alam niyo po ba kung ano yung naging tugon ng 10 espiya nung pagkatapos nila magsiyasat? The 10 spies, they mentioned the children of Anak. They are so big, they are so majestic. So we are like a grasshopper to them. Kaya yung 10 espiya, yung kanilang naging tugon, yung mga anak ni Anak ay malalaki at mga higante, gaya lamang tayo ng tipaklong sa kanilang paningin. So what about the Joshua and Caleb? What they said? Kaya ano, paano naman si Josue at si Caleb? Ano yung kanilang naging tugon? Joshua and Caleb, they mentioned, they are our bread, they are our food. Sabi ni Josue at ni Caleb, tinapay lamang sila para sa atin, pagkain lamang sila para sa atin. Because Caleb has a faith, God is always with us. Dahil si Caleb, meron siyang pananampalataya, siya ay naniniwala na kasama niya yung Diyos. That's why Joshua and Caleb, he said, Canaan life is our food. Kaya sabi ni Josue at ni Caleb, yung mga kanineyo, pagkain lamang para sa atin. So this means, with the God's help, we can conquer anything else, anytime. Ibig sabihin, kung may tulong ng Diyos, kaya nilang sakupin, kubkubin lahat ng bagay, anumang oras. Okay, let's look at the today verse. Numbers 14. Numbers chapter 14, verse 24. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and has followed me fully. Kaya sabi po dito sa Bilang, Kapitulo 14, versikulo 24, ngunit ang aking lingkod na si Caleb sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin. So in this verse, God directly mentioned the Caleb. Caleb is my servant Caleb. Kaya dito po sa talata, direktang sinabi, binanggit ng Diyos yung pangalang Caleb, aking lingkod na si Caleb. Yeah, God referred to the Caleb as my servant. Kaya aking lingkod na si Caleb. Because my servant Caleb, because he has a different spirit in him. Aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin. Yeah, actually, he was different from the another 10 spies. Sa katunayan, iba siya mula sa 10 espiya. Actually, he was the different heart from the Israelites. At iba yung kanyang puso mula doon sa 10 espiya. Yeah, he had a different kind of mind. Later than ordinary people. Kaya meron siyang kakaibang uri ng kaisipan, higit sa mga ordinaryong tao. Your Bible said Caleb is a different heart. Kaya sinasabi po ng Biblia na si Caleb ay kakaiba yung kanyang puso. Yeah, so we can say Caleb was a man after God's own heart. Kaya masasabi natin na si Caleb ang tao na kinalulugdan ng puso ng Diyos. Yeah. God said, my servant Caleb had a different heart from them. So because he had a heart that resembled the Lord. Kaya sabi po, ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadaling ko sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ang kanyang mga binhi. Yeah. In this verse, the Bible said, he has followed me fully. Kaya sa talatang ito, masasabi natin na siya ay sumunod sa Diyos ng lubos. So it means the fact completely to follow the Lord is a proof that he had a perfect heart. Kaya ibig sabihin, ang katotohanan na lubos siyang sumunod sa Panginoon ay katibayan na may perpekto siyang puso. Actually, it is impossible for the person who doesn't have any faith, perfect faith, to completely follow the Lord. Sa katunayan, napaka-imposible na sa isang tao na sumunod ng lubos sa Panginoon kung wala siyang sakdal at perpektong puso. Yes, a perfect deed will come out from the perfect heart. Dahil yung sakdal at yung banal na gawain ay lalabas lamang kung meron siyang sakdal na puso. Yeah, so 24 verse said, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Sabi po, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Actually, Caleb is long for the land of Canaan. Sa katunayan, si Caleb po, siya yung tao na nananabik sa lupain ng Kanaan. So he had the eyes to see the power of God in the wilderness. Kaya meron siyang mata, paningin na nakikita niya yung kapangyarihan ng Diyos doon sa ilang. So when you see the he had followed the Lord thoroughly the 40 years. Kaya lubos siyang sumunod sa Panginoon sa loob ng 40 taon. Yeah, we can see that he has a very strong heart. Kaya masasabi natin na meron siyang malakas na puso. So he had followed the Lord
with all his heart during the whole his life. Dahil lubos siyang sumunod sa Panginoon ng kanyang buong puso sa kanyang buong buhay. Yeah, so because Caleb has a different mind, different heart. Dahil si Caleb meron siyang kakaibang isip, meron siyang kakaibang puso. Yeah, so Caleb was like a heart of the Lord. Kaya si Caleb meron siyang puso na kahalintulad sa Diyos. Yeah, so from now, let's study the biggest three events that can reveal Caleb's face. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung tatlong kaganapan, pangyayari na kung saan ay nahayag yung pananampalataya ni Caleb. Yeah. Today, I will share the biggest events about Caleb's face. Kaya una po, pag-aaralan natin yung tatlong pangyayari kung saan nahayag po yung pananampalataya ni Caleb. Okay, what's the first biggest event in the revealed God's Caleb's face? Kaya ano ba yung unang pangyayari na kung saan nahayag yung pananampalataya ni Caleb? The first biggest event to know Caleb's face is spying the land of Canaan. Kaya yung unang kaganapan kung saan nahayag yung pananampalataya ni Caleb na ay yung nag-espya sila, nagsiyasat sa lupain ng Canaan. Yeah. When you look at the story of the spying the land of Canaan, you can see how Caleb's his face was strong. Kaya kung titingnan niyo po yung kwento na kung saan nagsiyasat sila sa lupain ng Kanaan, makikita natin yung pananampalataya ni Caleb na ay napakalakas. Yeah, Caleb's face appeared in the history of the sending spies to check the land of Canaan for 2 years after the Exodus. Kaya una pong nakita yung pananampalataya ni Caleb nang siya ay nagsiyasat 2 taon pagkatapos na sila ay nakalabas. Actually, in order to spy land of Canaan, Israel selected 12 spies from the 12 tribes. So one spy each for the tribe. Kaya para saliksikin yung lupain ng Canaan, si Moses ay nagsugo ng 12 espiya mula sa 12 lipi at isang espiya kada lipi. But when you're reading the Bible recorded their names of the leaders of the each tribe who became spies. Pero kung babasahin natin sa Biblia, nakatala yung mga tunay na pangalan ng mga naging pinuno ng bawat lipi ng mga naging espiya. Okay, for example, when you look at the Numbers chapter 13, verse 3. Kaya sa mga bilang, kapitulo 13, versikulo 3 hanggang 4. Okay, I will read it. Kaya't sinugo sila ni Moses mula sa ilang na paraan ayon sa utos ng Panginoon, silang lahat ay mga lalaking pinuno sa mga anak ni Israel. And then, number verse 4 said, sabi po sa versikulo 4, at ito ang kanilang mga pangalan mula sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Zakur. Yeah, now these were their names from the tribe of the Ruben, Samua, the son of Zakur. Kaya sabi po, at ito ang kanilang mga pangalan mula sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Zakur. The next verse, all of their names, past name, real name is mentioned in the next verse. At yung mga sinundan na talata, dito na nakasulat yung iba't ibang mga pinuno na naging espiya. So God not only selected the one leader from the each tribe as a spies, but also God recorded their real names. Kaya hindi lamang pinili ng Diyos yung mga pinuno sa bawat lipi upang maging espiya, kundi inilagay talaga ng Diyos yung kanilang mga tunay na pangalan. The fact that the spy was selected and their name, real name was recorded, shown us how important their works was. Kaya sa katotohanan na pinili ng mga espiya at itinala ang kanilang mga tunay na pangalan ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kanilang gawain, yung kanilang pagsisiyasat. Yeah, so it taught us how important their spies' works was. Kaya tinuturo sa atin kung gaano kahalaga yung kanilang gawain at gaano kahalaga yung kanilang pagsisiyasat. So Bible said, our Lord is calling each one of us our name. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na yung Diyos tinawag tayo sa bawat isa sa ating pangalan. So it reveals the each of us is meaningful and a very valuable person before God. Kaya ipinapahayag lamang nito na ang bawat isa sa atin ay napakaganda at mahalaga sa harapan ng Diyos. So you should remember, when you are saved, God call each one of us by name. Kaya tandaan niyo po, nung naligtas ka, tinawag ka ng Diyos sa iyong pangalan. So Bible clearly mentioned, teach us that there is a work entrusted to us by God. Kaya malinaw lamang nito na may mga gawain na ipinagkaloob sa atin na kailangan nating gampanan. Okay, and if when you analyze their spying routes, they made a round trip from the Kadesh Barnea to the Canaan land,
which is over 300 kilometers. At kung sisiyasatin yung kanilang ruta ng kanilang pagsisiyasat mula Kadesh Barnea patungong lupain ng Kanaan, umabot ito ng 300 kilometro ang distansya. They spies quite a long way. They had to go to the enemy's base camp for check-up. Kaya sila ay nagsiyasat sa napakahabang panahon upang pumunta sa mga kampo ng kalaban at upang magsuri. So, during the spying for 40 days, they risked their life to the something for dangerous. Kaya sa loob ng 40 araw, inilagay nila yung kanilang buhay sa bingit ng kamatayan para lamang magsiyasat. Okay, when you look at Numbers chapter 13, verse 27. Kaya sa mga bilang, kapitulo 13, versikulo 27. Yeah, I will read it. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami, at tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyon. Yeah, we went to the land where you sent us. It truly flows with the milk and honey. There's the fruits. Kaya sabi po, kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami, at tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. Yeah, it would have been very nice if it is ended here. But they adding the useless word. Kaya mabuti na sana kung natapos na dito, ngunit sila ay nagdagdag pa ng mga napakawalang kwentang salita. Yeah, so they sinned before God. Kaya nagkasala sila sa harapan ng Diyos. Yeah, verse 28. Kaya versikulo 28 po. Okay, I will read it. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas, at ang mga bayan ay may pader at napakalaki, at saka aming nakita roon ang mga anak ni Anak. Yeah, they saw the descendants of Anak. And verse 29. Kaya nakita nila yung mga anak ni Anak at sa versikulo 29. Okay. Amalekites dwell in the land of South and Hittites and then Jebusites and then Amorites dwell in the mountains. So Canaanites dwell by the sea along the bank of the Jordan. Kaya sabi po nila, ang Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev, ang mga Hiteo, ang mga Jebuseo at ang mga Amoreo ay naninirahan sa mga bundok, ang mga Kananeo ay naninirahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Jordan. Yeah, so when they are spying their land of Canaan, they mention finally like that. Kaya nang sila ay nagsiyasat sa lupain ng Kanaan, ganito po yung kanilang sinabi. The man who had gone up with him said, we are not able to go up against the people for they are stronger than us. Kaya sabi po nila, ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa sa atin. Yeah, they are 10 spies criticized the land and they said, we are like a grasshopper in kaya, their eyes. Kaya yung 10 espiya, nahamak sila nung sila ay nagsiyasat sa lupain ng Kanaan at kanilang sinabi, gaya lamang tayo ng tipaklong sa kanilang paningin. You should remember, actually 10 spies, not ordinary spies, not ordinary Israelites. 10 spies, they are selected by the each as a leader of the each tribe. So 10 spies, not ordinary people. Kaya yung 10 espiya, sa katunayan, hindi po sila mga ordinaryong tao. Sila yung mga pinuno sa bawat lipi na napili bilang maging espiya. But they report the bad report, the worst report to the Israelites, we are like a grasshopper in their eyes. Ngunit sila ay nagbalita sa mga Israelita na mali at masamang balita na sinasabi nila gaya lamang tayo ng tipaklong sa kanilang paningin. Yeah. For example, young adult leader, if he don't have any strong faith, and then you can be influenced to the ordinary brothers and sisters. Kaya halimbawa po, kung wala kang yung mga young adult brothers and sisters, kung wala kang malakas na pananampalataya, hindi ka makaka-impluwensya sa iba pang mga tao o sa mga kabataan. Yeah, so ten spies misinterpreted the situation and they shared the negative mind. Kaya yung 10 espiya, hindi nila naunawaan yung kanilang sitwasyon at nagbahagi pa sila ng mga negatibong kaisipan. So it was leading the people to drift out from the God from the God's promise. Kaya hinimok nila yung tao na lumayo sa Diyos at lumayo sa mga pangako ng Diyos. So, what lesson we can learn from this story? Kaya ano ba yung mga aral na makukuha natin sa kwentong ito? Yeah, what is the important thing? Ano ba yung pinakamahalagang bagay? Actually, it is the more important thing to see the situation with God. So, who was with God rather than I see the situation? Kaya ang pinakamahalagang bagay ay tingnan mo yung sitwasyon mo na kasama mo yung Diyos. It is necessary to see the situation exactly to see the problem. But
the most important thing is the look at the situation with God's promise. Kaya sa katunayan, hindi masama na tingnan mo yung sitwasyon mo upang makita mo yung mga problema mo. Ngunit, mas tingnan mo at pinakamahalagang bagay na tingnan mo na ang Diyos ay kasama mo. Yeah, Joshua, Caleb, look at the Joshua, Caleb, they were able to overcome the fear by the rely on the God's promise. Always God, they rely on God was always with us. Kaya si Joshua at Caleb, napagtagumpayan nila yung takot, nadaig nila yung takot dahil sumasampalataya sila na ang Diyos ay palagi nilang kasama. Okay, let's check the number, chapter 14. Kaya sa mga bilang po, kapitulo 14. Verse 9. Versikulo 9. Numbers chapter 14 verse 9 said, when you're reading this verse, you can see not fear three times. Kaya kung babasahin natin yung talatang ito, mababasa natin yung talatang huwag matakot tatlong beses. Okay, I will read it. Huwag lamang kayong magimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupang iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama. Yeah, so in this verse, you can see the word do not is repeated three times. Kaya sa talatang ito, mababasa natin yung salitang huwag tatlong beses. Yeah, do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, and do not fear them. Huwag lamang kayong magimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao sa lupaing iyon, at matakot, at huwag kayong matakot sa mga tao. Yeah, Joshua and Caleb, when they are spying the land of Canaan, they mention they are our bread, they are our food. Kaya si Joshua at Caleb, nang sila ay nagsiyasat sa lupain na kanilang siniyasat, sinabi nila, sila'y tinapay lamang para sa atin, sila'y pagkain lamang para sa atin. So their protection had departed from them, so Lord is with us, do not fear them. Kaya huwag mo silang katatakutan sapagkat sila'y, ang kanilang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Yeah. In your life, sometimes you can face the many difficulties. Naturally, you can have some fearful mind. Kaya sa katunayan po, 'di ba, kung minsan yung sitwasyon nyo ay nakakaharap kayo sa talagang nakakatakot na kalagayan. But don't be afraid of the situation. Pero huwag po kayong matakot sa inyong sitwasyon. You should remember God, our Lord is always with us. Tandaan niyo lamang na ang Diyos ay palagi ninyong kasama. Yeah, actually, if you have a fear, if you have some afraid, when you look at some situation, actually it's our natural instinct. Kaya sa katunayan, kung nakakaramdam ka ng takot sa sitwasyon mo, natural lang yon, instinct lang yon, o kalikasan ng tao. But whenever you are facing some difficulties, hardships, please remember, our Lord is always with us. Pero kapag nakakatagpo mo na yung sitwasyon na hirap ka na, tandaan mo lamang na ang Diyos ay kasama mo. Yeah, this kind of faith can overcome it or every situation. Kaya yung anumang sitwasyon, madadaig lamang sa kung meron kang pananampalataya. So when you look at the 1 John chapter 4, verse 18, it says, there's no fear in love, but the perfect love casts out the fear. Kaya meron pong talata sa Biblia sa Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 18, walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yeah. Perfect love cast out the fear. Kaya sabi po, ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. You should remember, when you realize true gospel, we realize true perfect love. So, through our true gospel, we can overcome all every fear. Sa katunayan, kapag naunawaan mo, yung oras na naunawaan mo yung Ebanghelyo, dun yung oras na nagkaroon ka ng perpektong pag-ibig. Kaya anumang bagay ay iyong mapagtatagumpayan, iyong madadaig. Kung meron pananampalataya. Actually, Joshua and Caleb, when they look at the situation, they also scary. Kaya sa katunayan po, si Joshua at si Caleb, natakot din sila sa kanilang sitwasyon. But do not rebel against the Lord. Pero huwag and do not be afraid of the people. Kaya huwag ka lamang magimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao sa lupaing iyon. Yeah, there's the exact reason why we are not able to fear the people of the land of Canaan. Kaya merong eksaktong dahilan kung bakit huwag mong katatakutan yung lupain na iyong siniyasat, yung lupain ng Canaan. Yeah, they said our Lord is always with us. Kaya sinabi nila, lagi kong kasama ang Panginoon. So Caleb and
Joshua and Caleb, they have a boldly mind, and then they encourage the report to the Israelites. Kaya si Joshua at si Caleb, meron silang katapangan, meron silang paghihikayat sa mga Israelita. Caleb's expression is completely different from the 10 spies. Kaya yung expression ni Joshua at ni Caleb ay lubos na magkaiba mula doon sa 10 espiya. Yeah, so remember, 10 spies, they shared the bad report like that. We look at the grasshopper in their eyes. But Joshua and Caleb, they report, they are our bread, they are our food. Kaya yung 10 espiya, yung kanilang naging expression ay gaya lamang tayo ng tipaklong sa kanilang paningin. Ngunit si Joshua at Caleb, ano po yung kanilang sinabi? Sinabi nila, sila'y tinapay lamang para sa atin, sila'y pagkain lamang para sa atin. Actually, 10 spies and Caleb and Joshua, they look at same situation, but they report differently. Why? Because they have a face, they don't have the face. Kaya sa katunayan, si Joshua at si Caleb at yung 10 espiya, parehas lamang sila ng sitwasyon, parehas lamang sila ng kalagayan, pero magkaiba sila ng naging tugon, magkaiba sila ng naging balita dahil magkaiba yung kanilang pananampalataya. So remember, the strongest they faced, the greatest, the greater experience of the God's power. Ibig sabihin po na kung merong mas malakas na pananampalataya, mas madalas mong mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Okay, next, what's the second biggest event reveal Caleb's face? Kaya sunod po, ano po yung ikalawang kaganapan kung saan nahayag yung pananampalataya ni Caleb? Yeah, second. The second biggest event to know the Caleb's face is when Caleb chooses the son-in-law. Kaya yung ikalawang kaganapan kung saan nahayag yung pananampalataya ni Caleb na ipahayag ito nung siya ay pumili ng manugang na lalaki. Yeah, the when Caleb chooses his son-in-law, we can see the Caleb's face. Kaya nang si Caleb ay pumili ng kanyang manugang na lalaki, makikita din natin yung kanyang pananampalataya. You know, Caleb had one beautiful daughter named Aksa. Kaya alam niyo po ba na si Caleb meron siyang napakagandang anak na babae, kaisa-isahang babaeng anak, ang pangalan niya po ay si Aksa. Yeah, Aksa. Mm. So, what kind of son-in-law did Caleb want? Kaya ano bang manugang na lalaki yung nais ni Caleb? Since Caleb was the man of faith, had a different heart from the other Israelites, he wanted to find a son-in-law who have a strong faith. Kaya dahil si Caleb meron siyang kakaibang puso higit sa ibang mga tao, dahil meron siyang malakas na pananampalataya, nais din niya humanap ng manugang na lalaki na merong malakas na pananampalataya at iba rin yung puso. Now why Caleb want to find a strong son-in-law have a strong faith? Because his only precious important person is his daughter, Aksa. So he want to marry with her daughter, his daughter, to the man of faith. Kaya bakit humahanap si Caleb ng isang lalaki na may malakas na pananampalataya na mapapangasawa yung kanyang anak na babae dahil para mapangasawa yung kanyang anak na babae? If Caleb, he was the worldly minded father, what would he have thought? Kaya kung makamundong ama yung si Caleb, ano kaya yung iisipin niya? Yeah, if he have a worldly minded father, is he rich? Yeah, how about his education level? How about his money? Kaya kung makamundong ama siya, marahil iisipin niya, mayaman ba yun? Nakapag-aral ba yun? Ano, sikat ba yun? If he was a worldly father, he would consider that kind of things. Kaya kung makamundong ama siya, ganun yung iisipin ng makamundong ama. But Caleb has a heart of God, so he has a heart. It is different from those of the world. Kaya dahil si Caleb meron siyang puso nakahalintulot sa Diyos, yun yung ninanais niya na hinahanap niya. So Caleb want to find the son-in-law with the same heart he had his own heart. Kaya si Caleb ay humahanap ng manugang na lalaki na may kagaya ng kanyang puso. Okay, let's look at Judges chapter 1 verse 12. Kaya sa mga hukom po, kapitulo 1, versikulo 12. The Caleb said, whoever attacks Kajas or Sephar and takes it, to him I will give my daughter Aksa as wife. Kaya sabi po, sinabi ni Caleb, ang sumalakay sa Kiriyat Sefer at sumakop doon,
ay ibibigay ko sa kanya si Aksa na aking anak bilang asawa. Actually, land of Canaan is the inheritance of the Israel. Kaya sa katunayan po, yung lupain ng Canaan, pamana na ito sa bansang Israel. Yeah, so when you look at the Joshua chapter 1, verse 13, verse 3 said, kaya kung titingnan po natin sa Josue, kapitulo 1, versikulo 3, so every place that the sword of your foot will tread upon, I have given you, as I say to the Moses. Kaya sabi po, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses. Joshua and Caleb, they always remember God's promise. That is the God's promise. Every place your feet tread will be your inheritance. Kaya sa katunayan, si Josue at si Caleb, lagi nilang tinitingnan kung ano yung pangako ng Diyos na bawat dakong tungtungan ng kanilang talampakan ay naibigay na sa kanila. So, conquering, the Caleb asking, conquering the Kajos Separ and then take it, it is the only possible with the strong faith in the Lord. Kaya ang pagsakop sa Kiriat Sefer at ang pagkuha rito ay posible lamang kung meron kang malakas na pananampalataya. So, Caleb asking, is this man is the man of faith? Kaya sinasabi po ni Caleb, yung taong ba to, meron ba siyang pananampalataya? Yo, Caleb wanted to find the person who can conquer Kajos Separ and take it through the war. Kaya si Caleb po ay humahanap ng lalaking may malakas na pananampalataya na sasakupin at aariin yung Kiriat Sefer. Now, don't you know what life is the like on the rice field, at the battlefield? Kaya alam niyo po ba kung ano yung buhay doon sa digmaan? Yeah, actually for me, every day is sometimes every day I check up the some news, breaking news. But Russia and Ukraine war, they have been more than 6 months. So from the February 24. Kaya sa katunayan po, araw-araw po ako na nagbabasa ng balita na yung Russia at yung Ukraine, 6 na buwan na po sila na nagdidigmaan. When you look at the report in the news, in Russian soldier and ordinary people, 80,000 was injured and 40,000, and 20,000 was killed. Kaya doon po sa Russia, yung kanilang mga tao, yung kanilang mga sundalo, kung saan 80,000 na po yung mga sugatan at 20,000 na yung mga namatay. And then Ukraine also, 80,000 was people of injured and then 40,000 was killed by the war. At sa Ukraine naman po, 80,000 na yung mga sugatan at 40,000 na yung mga nagsimatay. And then 30 million Ukraine have fully away from the war. So Ukraine population 41 million. So one-third the population, Ukraine was split away from the war. Kaya yung 13 million na populasyon ng Ukraine ay umalis na sa kanilang bansa. Sa katunayan, 41 million yung populasyon ng Ukraine at halos ikatlong bahagi ng populasyon sa Ukraine ay nagsitakas o lumayas. Yeah, sometimes I check some YouTube. You can see the real camera video clip. Actual real war in the Ukraine-Russia war. So every war is always miserable. Kaya kapag nanonood po ako doon sa YouTube, kapag titingnan ko po yung actual video na nagdidigmaan, so no one can go to the war without the courage. Kaya napaka-miserable po nang nandoon sa digmaan. Kaya kung wala kang katapangan, hindi ka pwede sa digmaan. So why Caleb asking any kind of man, single man, if someone doesn't love the Aksa, my daughter, he cannot fight with the enemy in kaya, the world. Bakit siya humahanap si Caleb ng kauri niya na tao? Dahil kung hindi niya kayang manalo sa digmaan, hindi niya rin kayang kung hindi niya kayang pakasalan si Aksa, hindi niya kayang kunin yung digmaan o so manalo what, sa digmaan. Yeah, so what did Caleb want to see? Kaya ano ba yung gusto na makita ni Caleb? Yeah, Caleb want to see, does he really have a strong faith in God, and then does he have a strong love for the Lord? Kaya si Caleb, nagnanais siya ng taong may malakas na pananampalataya at masidhi at yung pag-ibig sa Diyos. Yeah, he wanted to give his daughter to someone who have a strong faith and love. Kaya gusto niyang ibigay yung kanyang natatanging anak sa tao, sa lalaking may malakas na pananampalataya at maalab yung pag-ibig. Yeah, that's why Caleb want to find the son-in-law with the strong faith and the love. Kaya si Caleb po, naghahanap siya ng lalaking, manugang na lalaki na may malakas na pananampalataya, pag-ibig sa Diyos. But one man appear with a strong faith and love. At may isang lalaki po na nagpakita na merong malakas na pananampalataya at labis yung pag-ibig sa Diyos. His name is
Othniel. Kaya ang pangalan niya po ay yung si lalak, ang lalaking si Othniel. Yeah. So Judges chapter 1 verse 13. Kaya sa mga hukom po, kapitulo 1 bersikulo 13. And Othniel the son of Kenjar, Caleb's younger brother, took it, so he gave him his daughter Aksa as wife. Kaya si Othniel na anak ni Kenaz, nakababatang kapatid ni Caleb, ay siyang sumakop at ibinigay niya sa kanya si Aksa na kanyang anak bilang asawa. Yeah, actually, who knows Caleb and then Caleb's daughter, Aksa? Kaya sa katunayan, sino po yung nakakakilala sa inyo kay Caleb at kay Aksa? Yeah, here, Othniel is the son of the Kenaz, so Caleb's younger brother. So Othniel is the Caleb's nephew. So Caleb is Othniel's uncle. Kaya si Othniel, na anak ni Kenaz, nakababatang kapatid ni Caleb, pamangkin ni Caleb si Othniel, at si Caleb ay tiyuhin niya si Othniel. So these two persons must have had quite a chance to see each other often. Kaya maaring maraming pagkakataon na ang dalawa ay madalas na magkita. So he knew who Aksa was. So he must have met many times often with her. At kilalang kilala na ni Othniel si Aksa at maaaring madalas na silang magkita. Also, Aksa is a polite person, and he knew the Aksa so very well through the conversation with her. Kaya sa katunayan magalang po si Aksa at maaaring nakilala niya si Othniel nang mabuti dahil sa pag-uusap nila. So Caleb said, whoever strikes Kojas Zephar and take it, I will give my daughter the Aksa is his wife. Kaya sabi po ni Caleb, ang sumalakay sa Kiriath Sefer at sumakot doon ay ibibigay ko sa kanya si Aksa na aking anak bilang asawa. Yes, Othniel heard Caleb's order asking. So Othniel did not missing the opportunity and express his faith and love. Kaya sa katunayan, si Othniel hindi niya sinayang yung pagkakataon upang ipahayag yung kanyang pananampalataya at upang ipahayag yung kanyang pag-ibig. Yeah. When you look at the reading the church chapter 1 several verse, you can see the Aksa is also the woman of faith. Kaya kung babasahin natin sa ilang talata dito po sa hukom, malalaman natin na si Aksa yung babaeng may pananampalataya. Yeah, Othniel is a man of faith. At si Othniel naman yung lalaking may pananampalataya. You know, woman of faith want to marry with the man of faith. Kaya yung lalaking may pananampalataya, gusto mo pang asawa yung babaeng may pananampalataya? Of course, man of faith want to marry with the woman of faith. Kaya sa katunayan, yung lalaking may pananampalataya, nais niya mapangasawa yung babaeng may pananampalataya. Are you agree? Kaya sang-ayon kayo doon? What about you? Eh, paano ka naman? What kind of person want to be? Kaya anong klaseng tao yung gusto mo maging? Yeah. You should be man of faith. You should be man of woman. Kaya syempre, opo, yung woman of faith. Lalaking may pananampalataya, yung babaeng may pananampalataya. Yeah, so it is written here, Othniel took it, and so Caleb gave him his daughter Aksa as his wife. Kaya dito po, nakuha po ni Caleb at napangasawa ni Othniel, si Aksa bilang kanyang asawa. Yeah, Caleb kept his promise. Kaya si Caleb iningatan niya yung kanyang pangako. Yeah, Caleb also man of faith. Kaya si Caleb siya rin yung lalaki na mayroong pananampalataya, may pananampalataya. Yeah, but our role much bigger than greater than the Caleb. Pero yung ating Panginoon ay mas higit kaysa kay Caleb. So what kind of brothers and sisters does our role want to see? Kaya anong klaseng brothers and sisters ang gusto makita ng Panginoon? Of course, our role want to see the people who have a strong faith and the love for the Lord. Siyempre, gusto makita ng Panginoon yung mga kabataan, yung tao na mayroong malaking pananampalataya at pag-ibig para sa Diyos. Yeah. Why Caleb want to find the son-in-law with the strong faith and love? Kaya bakit si Caleb naghahanap pa siya ng lalaking may malakas na pananampalataya at pag-ibig? Yeah. So, our Lord want to see our Lord also want to looking for the search the brother sisters. Kaya syempre po yung Panginoon humahanap din ng ganoong uri ng klase ng brothers and sisters. So do you really have a certain faith in the Lord in your heart? Kaya meron ka bang tiyak na pananampalataya sa puso mo para sa Diyos?
Yeah, so you should ask yourself, do you really loving the Lord more than anything else? Kaya tanungin mo po yung sarili mo, minamahal mo ba ang Diyos higit sa lahat ng mga bagay? Yeah, we should. Our Lord, the one to see the such a person. Opo, dapat lang yung Diyos nais niya na makita yung ganong uri ng tao. Okay. The last, the third, the biggest event, no, the Caleb's faith is the conquering the land of Canaan. Kaya yung pangatlong kaganapan o pangyayari na kung saan nahayag po yung pananampalataya ni Caleb ay nang sila sakupin nila yung lupain ng Canaan. Yeah, so when Caleb conquering the land of Canaan, we can see Caleb's faith. Kaya makikita natin yung pananampalataya ni Caleb nang sakupin niya yung lupain ng Canaan. Okay, let's look at Joshua chapter 1, verse 3. Again. Sa Josue po, kapitulo 1, versikulo 3. Okay, this verse, let's read all together. Kibasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Yeah. Actually, 10 spies, forget it. This God's promise, but Caleb and Joshua and Caleb, they didn't forget it. This important God's promise. Kaya ito pong pangako ng Diyos sa katunayan, yung 10 espiya, kinalimutan nila ito. Ngunit si Josue at si Caleb, lagi nilang tinatandaan yung pangako ng Diyos. Yeah, our Lord said to the people of Israel, I promise to give you all the land you will fight and conquer. Kaya sinabi po ng Diyos na bawat dakong tungtungan ng kanilang mga paa ay naibigay ko na para sa kanila. Yeah, because God's promise is given to them all. Dahil yung pangako ng Diyos ay naibigay na talaga sa kanila. So those who truly believe in the promise, God's promise, can inherit it in the land. Kaya kung sino lamang yung maniniwala sa ipinangako ng Diyos, siya lamang yung makakakuha ng pangako ng Diyos. So true faith to overcome obstacles. Kaya kung may tunay na pananampalataya, kaya niya madaig, mapagtagumpayan yung anumang hadlang. Yo, so God want to see the practical faith taken by the fighting the war. Kaya gusto makita ng Diyos yung kanilang practical na pananampalataya upang manalo sa digmaan. So only those who have a strong faith can please God. Kaya yung mga tao lamang na may tunay na pananampalataya yung maaaring makapagbigay lugod sa Diyos. Yeah, it is impossible to please the Lord without the faith. Dahil napaka-imposible sa isang tao na kalugdan niya yung Diyos kung wala naman siyang pananampalataya. Yeah. So do you know the famous verse, Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please the Lord. Kaya alam niyo po ba yung pinakatanyag na talata sa Hebreo kapitulo 11 versikulo 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yeah, without the faith, it is impossible to please the Lord, our God. Kaya sabi po, kung wala kang pananampalataya, hindi mo makakalugdan yung Diyos. So God is not at all the pleased with those who don't have the faith. Kaya yung Diyos, hindi siya nalulugod sa taong walang pananampalataya. So if a person does not have a certain faith in God, God is not pleased with him. Dahil yung tao na walang tiyak na pananampalataya sa Diyos, hindi siya makakakuha ng kalugod-lugod sa Diyos. Yes, please remember, Lord is pleased with those who have a faith. Kaya tandaan po natin na yung Diyos, nalulugod siya doon sa taong may pananampalataya. Okay, Joshua chapter 14, verse 10. Kaya sa Josue po, kapitulo 14, versikulo 10. Okay, Joshua chapter 14 verse 10. Okay, I will read it. At ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ng salitang ito kay Moses, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang sa araw na ito. Ako'y 85 taong gulang na. Okay, when you look at this verse, chapter 14 verse 10, he said this 45 years. When Caleb suffered while living in the wilderness in the conquering for 45 years. Kaya sorry po. Caleb suffered while living in the wilderness and conquering for the 45 kaya years. Kaya sa katunayan si Caleb po, siya ay nagdusa sa ilang sa loob ng 40 araw sa pamumuhay niya doon sa ilang.
Yeah, when you look at the verse 10, you can see Caleb is living in the wilderness and conquering 45 years. But other verse, you can see Caleb, when Caleb spied out land of Canaan, he was 40 years old. Kaya sa katunayan po, sa si Caleb, siya ay nagdusa ng 45 taon doon sa ilang. At nang nung 40 taon na siya, yung kanyang edad, ito yung nagsimula yung edad niya nang nagsiya siya sa lupain ng Kanaan. So, just remember, when Caleb spied out the land of Canaan, he was 40 years old. Kaya tandaan niyo po, nang si Caleb ay nagsiyasat sa lupain ng Kanaan, siya po ay 40 taon. And then, when they are spending 38 years in the wilderness. At siya po ay gumugol ng 38 years doon po sa ilang. Yeah. And verse 10 said, here I am this day 85 years old. Kaya sabi po dito sa versikulo 10, sa araw na ito ako'y 85 taong gulang na. Yeah. 85 years old. When Caleb conquering land of Hebron, he was 85 years old. Kaya nang si Caleb nang kubkubin niya, sakupin niya yung lupain ng Hebron, siya ay 85 taong gulang na. So, when he become 85 years old, he mentioned verse 11. Kaya nang siya ay 85 taong gulang na, ganito po yung kanyang sinabi sa versikulo 11. Verse 11, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Kaya sabi po, gayon may malakas pa ako hanggang sa araw na ito, na gaya ng araw na suguin ako ni Moses. Kung ano ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma. Yeah, and the verse 12 said, now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. At sa versikulo 12, ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon. Yeah, this mount is the land of Hebron. Kaya yung lupain maburol na ito, ito po yung lupain ng Hebron. So we can see how many years he was when he spying, he was 40 years. And then from the spying he is wandering in the wilderness 38 years. And when conquer the land of Canaan, how many years? 7 years. Kaya siya po ay gumugol ng 40 taon doon sa ilang at nang sakupin niya yung lupain ng Kanaan, ito ay umabot ng 7 taon. So almost the land of Canaan was conquered by the Israelite. But some of the land, especially land of mountain, every Israelite don't want to be fighting with the person who living the mountain. But Caleb, he want to fighting with the person who living in the mountain. Kaya si Caleb po, gusto niyang sakupin, gusto niyang makipagdigma doon po sa tao na nakatira sa lupaing maburol at yung ilang bahagi at lupain sa Israel ay nasakop na ng ilang mga Israelita. But the important thing is, when he was become 85 years old, 85 years old. Pero ang pinakamahalagang bagay dito, nang siya ay 85 taong gulang na. Okay, if Caleb was 40 years old, okay, he have a strong body, strong mind, so he can conquering, maybe he can conquer in the land of the person who living in the mountain. But can you imagine 85 years old? How about is young or so old? Kaya naisip niyo po ba iyon? 85 taong gulang na siya nang sakupin niya, gusto niyang kubkubin yung lupain ng Hebron. Actually, most of the land already conquered during the 7 years. Kaya sa katunayan po, ang ilan sa lupain ay nasakop na sa loob ng 7 taon. But Caleb, when he was 85 years old, he want to take the land of Hebron, so he kept his promise for the 45 years. Kaya si Caleb, ang pinakamahalagang bagay dito, 85 taong gulang na siya, nang gusto niyang sakupin yung lupain ng Hebron. At 45 taong siyang nagdusa. Yeah, so you can get some lesson. Even Caleb was 85 years old, his body was so, I think his body is not so strong, like comparing to 40 years old, but he have a strong mind, strong faith. Their heart is not the lola. His heart, spiritual age is not just young age. Kaya, use young adult. Kaya pinakamahalagang bagay dito, 85 taong gulang na siya, meron pa rin siyang
malakas na pananampalataya, meron pa rin siyang masidhi na sukupin yung lupain. Kesa nung siya ay 84 taong gulang na, hindi pa siya, siya ay bata pa kumpara sa gusto niyang sakupin yung Hebron na 85 taong gulang na, siya ay matanda na. And also, can you imagine when Caleb is wandering in the wilderness 38 years, what kind of, how many difficulties he facing, he experienced? I think he came here facing a lot of difficulties, hardships. Kaya nung siya ay namuhay ng 38 years doon sa ilang, gaano kaya ang karami yung paghihirap na kanyang naranasan? Yeah. But nevertheless, the important thing is that 45 years later, at the age of 85 years, he still keep his faith in the Lord. Pero ang pinakamahalagang bagay dito, pagkatapos ng 45 taon, meron pa rin siyang iniingatan niya pa rin yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yeah, so we can see that he lived by the promise of God. Kaya makikita natin na siya ay nabuhay sa pangako ng Diyos. Caleb, he kept his faith in the God, so until he was 85 years old. Kaya iniingatan po ni Caleb yung kanyang pananampalataya hanggang siya ay 85 taong gulang na. Yeah, so verse 11 said, Caleb said, compared to when I spied out Canaan 45 years ago, I'm still strong. Kaya sabi po, gayon may malakas pa ako hanggang sa araw na ito, na gaya ng araw na suguin ako ni Moses. Actually, this is not because Caleb boast about his physical health. Kaya hindi dahil nagyayabang si Caleb sa kanyang physical na kalakasan. But later to reveal his strong will, strong faith by the believing in God, what God has promised to people 45 years ago. Kundi dahil ipinahayag niya yung kanyang malakas na loob at determinado siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa kung ano yung ipinangako ng Diyos 40 taon na yung nakakaraan. That's why we can call the nickname of Caleb, he's the man of faith. Kaya masasabi natin yung pangalang Caleb, siya yung tao na may pananampalataya. God already promised when you conquer the land of Canaan, every land of Canaan will be in your inheritance. Kaya ipinangako na ng Diyos na kapag tumungtong sila sa lupain ng Canaan ay naibigay na sa kanila. So he accepted what God has as it was. Kaya tinanggap lamang niya kung ano lamang yung sinabi ng Diyos. So he took it as it was. At tinanggap niya gaya ng sinabi sa kanya. So as he accepted God's promise as it was, he saw the Canaanites is my food. Kaya gaya ng pagtanggap niya sa pangako ng Diyos at yung kanya naging tugon, yung mga Kananeo ay pagkain lamang para sa atin. So in the case of those who don't accept God's word, we are like a grasshopper in their eyes. Kaya para sa mga tao na hindi tatanggapin yung salita ng Diyos, ganito din yung magiging tugon. Yung magiging tugon, gaya lamang tayo ng tipaklong sa kanilang paningin. What's the difference? Kaya ano yung pinagkaiba? The only difference is their face, level of the face. Kaya yung pinagkaiba, yung level ng kanilang pananampalataya. Yeah. So, what kind of person do you want to be? Kaya, sir? What kind of person do you want to be? Kaya anong tao, uri ng tao yung gusto mo maging? Yeah, please remember, we need to pray to God, please give me the strong face. Kaya kailangan mo tumaing, kailangan mo makipag-ugnayan sa Diyos na bigyan ka ng malakas na pananampalataya. Yeah, through these three biggest events, we knew Caleb's face. Kaya sa tatlong kaganapan na nangyari kay Caleb, makikita natin yung pananampalataya ni Caleb. Okay, finally, let's study one more thing. Kaya isa pa po, pag-aralan pa po natin yung isang bagay. The Caleb was the man who kept his promises. Kaya si Caleb yung tao na nag-iingat ng kanyang pangako. You know, Caleb trust God's promise. So he also want to be kept his promise. Kaya gaya ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, nais niyang tuparin ang kanyang pangako. Yeah, so as God kept his promise, he also want to be kept his promise. Kaya gaya ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako, nais niya ring tuparin yung kanyang pangako. You know, there are many people, so many people in the world who broke their promise. Kaya alam niyo po ba, maraming tao sa sanlibutan na madali para sa kanila nabiguin yung kanilang pangako. But Caleb was the man after God's heart. Ngunit si Caleb po yung tao na kinalulugdan ang puso ng Diyos. So he kept his promise as he said. Kaya iningatan niya yung kanyang pangako gaya ng kanyang sinabi. So when Othniel returned from the war with a victory, he agreed to marry his daughter.
kaya nang bumalik si Othniel mula sa pagkapanalo doon sa digmaan, na ibigay sa kanya yung anak ni Caleb na si Aksa. Now why? Because the Caleb already confirmed he was the man of faith. Dahil si Caleb kumpirmado niya na meron siyang matibay na dahilan na si Othniel merong malakas na pananampalataya. Yeah, Caleb's daughter Aksa is everything to him. Sa katunayan po, si Caleb, yung kanyang anak na si Aksa ay ang lahat-lahat sa kanya. So when Caleb agreed to marry with Othniel, he gave all his everything to the Othniel. Kaya nang si Caleb ay sumang-ayunan na pakasalan ni Aksa, si Othniel, ibinigay din ni Caleb yung lahat-lahat para kay Othniel. So Caleb, he gives his the best to the Othniel. Kaya ibinigay ni Caleb yung lahat-lahat ng sa kanya kay Othniel. Our Lord is the same. Kaya parehas lamang po sa ating Panginoon. Our Lord always keep his promises. Kaya yung ating Panginoon nag-iingat din ng kanyang pangako. Yeah, our Lord is more greater than Caleb. At yung ating Panginoon ay mas higit kaysa kay Caleb. So Caleb, our Lord gives us everything with himself. Kaya yung ating Panginoon ay nagbibigay ng lahat-lahat ng nasa kanya. So to the men who have a faith and love and the righteous in the Christian life, just as Caleb gave his daughter Aksa, our Lord give us the best. At sa taong may pananampalataya, pag-ibig at matuwid na buhay Kristiyano, gaya ni Caleb na ibinigay ang kanyang anak na babaeng si Aksa, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin sa lahat ng mabubuting bagay. So our Lord give us glory exactly as it is according to the way we live by our faith. Kaya yung Panginoon nagbinibigay lamang niya yung eksaktong kaluwalhatian kung paano ka nabuhay sa buhay na may pananampalataya. Yeah, so our Lord keeps his promises. Kaya yung ating Panginoon ang nag-iingat ng kanyang pangako. So and then the later Othniel, who have a strong faith and love, he become a first judge of Israel. At si Othniel na merong pag-ibig at pananampalataya, siya yung pinakaunang naging hukom ng bansang Israel. Men of faith. Kaya yung taong may pananampalataya, nais niya, humahanap siya ng may taong may pananampalataya din. Now, men of faith, find the men of faith. Kaya yung taong may pananampalataya ay humahanap din ng taong may pananampalataya. So, men of faith make the men of faith. Kaya yung taong may pananampalataya ay nagriresulta sa taong may pananampalataya. So, men of faith, the Caleb, make the man of faith Othniel. Kaya yung taong may pananampalataya na si Caleb ay nagresulta sa tao ng may pananampalataya na si Othniel. So as of now, God our Lord want to find men of faith, men of the woman. Kaya ganun din yung Diyos na humahanap ng lalaking may pananampalataya, babaeng may pananampalataya. Yeah. Brother of the faith, sister of the faith, God want to see. Kaya brother na may pananampalataya, sister na may pananampalataya, yun yung gusto makita ng Diyos. So now, what shall we do? Kaya ngayon, ano yung kailangan natin gawin? So, we pray, we must develop our faith and love. Kaya kailangan nating manalangin na umunlad yung ating pag-ibig at yung pananampalataya sa Diyos. Like a Caleb and like a Othniel, who have a faith and love, so we should do our best in the church. Kaya gaya ni Othniel at ni Caleb na may pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, ganun din dapat yung gawin natin sa loob ng church. The person can live with a brave heart for the Lord in the church, also that kind of person can please the Lord. Kaya ang taong iyon na nabuhay na may matapang na puso para sa Panginoon ay magbibigay ng lugod para sa Panginoon. So let's pray for the grow up our faith and our love in the Lord. Kaya kailangan nating manalangin sa Diyos na umunlad yung ating pananampalataya, umunlad yung ating pag-ibig at yung ating pananampalataya. And then you will be able to live for your life the powerfully with a brave heart. At mabubuhay ka sa iyong buong buhay na merong katapangan. Yeah. Even you are facing difficulty, hardships, but you can get some brave heart, you can overcome in everything. Na kahit na humaharap ka sa kahirapan, meron kang katapangan na madadaig mo ang lahat ng bagay. Yeah. So today we learn man of faith, Caleb. Kaya ngayon po, pinag-aralan natin yung tao na may pananampalataya na si Caleb. Yes, tomorrow we study of the
Honor the man of faith, Joshua. Kaya bukas po, pag-aaralan din natin yung isa pang tao na may pananampalataya na si Josue. Yeah, so remember, we study three biggest events. First, spying the land of Canaan. Kaya tandaan po natin yung tatlong kaganapan kung saan nahayag yung pananampalataya ni Caleb. Una po, yung pag-espiya sa lupain ng Canaan. The second biggest event, when the choosing the son-in-law. Yung ikalawang kaganapan ng si Caleb ay pumili ng kanyang magiging manugang na lalaki. The third biggest event, when conquering the land of Canaan. At yung tatlong kaganapan na nahayag yung pananampalataya ni Caleb nang sakupi niya yung lupain ng Canaan. Why God show us the three biggest events in the Bible? Because you should, when you study the Bible, the life of the Caleb, you should obey, or we should following his life. Kaya bakit ba itinuro, ipinahayag sa atin yung patungkol sa pananampalataya ni Caleb? Dahil dapat na ganun din yung dapat mong gawin. Yeah, so you should be the just like the man of faith, the Caleb, and the man of faith, the Othniel. Kaya nawa maging Caleb tayo na lalaki may pananampalataya at Othniel na may pananampalataya. Okay, let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Lord, today we learned what kind of person we should be through the Caleb's faith. Kaya Panginoon, nalaman po namin kung ano yung dapat na maging tao kami patungkol sa kay pananampalataya ni Josue, ni Caleb at ni Othniel. The Lord, we have learned that Caleb always believed in the God's promise. Kaya naunawaan po namin na si Caleb ay laging nananampalataya sa pangako ng Diyos. Lord, please give us the same faith and the same love as like a Caleb. Kaya nawa Panginoon, ipagkaloob niyo rin po sa amin yung kaparehas na pananampalataya at pag-ibig ni Caleb. The Lord, please give us the same faith and love as like Othniel. At nawa Panginoon, magkaroon din kami ng kaparehas na pananampalataya at pag-ibig na kagaya ng kay Othniel. The Lord, we knew the Caleb wanted to find someone who have a strong faith to make his son-in-law. Kaya nalalaman din namin na si Caleb ay humanap ng manugang na lalaki na merong malakas na pananampalataya. So Lord, we know that the Lord is also looking for the man of faith and woman of faith now. At ngayon, alam namin na yung Panginoon ay humahanap ng lalaking may pananampalataya at babaeng may pananampalataya. Please help us to become the man of such a faith. Kaya Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na matagpuan niyo po kami na may pananampalataya. The Lord, let us also draw near to the man of faith. At nawa Panginoon, ilapit niyo po kami sa mga taong may pananampalataya. Lord, bless our church so that there are many men of faith. At nawa Panginoon, pagpalain niyo po yung aming iglesia nang sa gayon dumami po yung mga tao na may pananampalataya. So please help us to become more men of faith, more woman of faith until the young adult retreat is over. At Panginoon, tulungan niyo po kami na maging lalaking may pananampalataya at babaeng may pananampalataya hanggang sa katapusan ng aming kabataan. So let us please you alone. At nawa Panginoon, malugod ka namin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah, thank you.